I was supposed to go to square one today, pero yun nga, biglang umulan na malakas and hailstone yung bumabagsak, hindi tubig. So right now, medyo na-stranded ako dito sa Supreme Court. And we'll see kung titigil pa to soon or uuwi na lang ako. Okay. So after 10 minutes, mukhang hindi patitigil to. So I guess medyo masastuck ako dito sa Tim Hortons for a while. Bili na lang muna ako ng kape. Okay, so I guess masastuck na ako dito sa Tim Hortons. So I just ordered itong original blend na regular size na just black coffee. And ito, old fashioned dip. Actually, may malaking, maliit lang ito eh. Pero meron siyang malaking version. Pero ayoko naman kumain ng napakaraming calories. So that's why, ito na lang in-order ko yung maliit na version. Pilipid ko kasi may bus stop. So, ang lakas ng ulan. So, baba nila ng bus. Diretso sila dito sa Tim Hortons. Now, since wala naman ako magawa, pag-usapan na lang natin yung first impression ko dito sa Canada. Yeah, it's true na masarap yung simoy ng hangin dito kasi alam mong, well, siguro galing tayo sa Pilipinas, so alam natin na iba yung quality ng hangin din kumpara dito. And second would be talagang mahal yung mga bilihin dito. Like itong in order ko isang donut at isang coffee lang siguro nasa $4. Eh, itong donut na to, napakaliit lang din. Tikman ko na lang din kung masarap ba. Okay naman siya. Pero yung tinapay niya, medyo matigas for my taste. But for now, okay lang. Yun, so aside sa mahal ang mga pagkain dito, mga gamit. Kaya nga tumawag ko sa asawa ko. Kasi yung original plan ko is binenta ko lahat ng gamit ko sa Pilipinas. And sabi ko, pagdating dito, back to zero na lang ako. And bibili na lang ako ng mga gamit dito. But nung last Sunday, after church, pumunta ako dun sa Square One. And tumingin-tingin ako ng mga gamit. Mukhang hindi ako makakabili rito. Sabi ko na lang sa kanya, since yung pinsan ko katrabaho for DHL, and I think meron silang employee discount. So nakisuyo na lang ako kung pwede magpadala rito ng package na lang. Then magsha-check na lang ako sa internet and sila na lang bibili dun, tapos papadala na lang sa akin dito. Kasi kung i-compute mo rin yung matitipid mo sa Pilipinas kumpara sa bibili ka dito, medyo hindi ka na rin talo dun sa courier fee. Siguro, iipunin ko na lang muna yung mga gusto kong ipabili dun. Then, let's see, mga after 2 weeks, kung makompleto ko na, then papadala ko na dito. Tapos yun, tama rin siya yung sabi nila na necessity rito na magkaroon ng sasakyan. Kasi although very efficient naman yung bus system nila dito, yun yan, ang hirap lang na maghihintay ka sa bus stop na maulan or hindi natin alam pagdating ng winter kung madali lang ba mag-commute. Based dito sa research ko before, sabi nila, bait daw yung tao dito sa Canada. Well, based on my experience, parang hindi naman ata siya ganun katro. Kasi depende pa rin yun sa lahi ng mga kahalubilo mo dito. Like kunyari dito sa Tim Hortons, depende kung kanino ka kukuha ng order. And since bago lang tayo dito sa Canada, parang hindi natin alam kung how they do things here. So medyo nangangapa tayo and parang wala silang pasensya sa mga veteran. Medyo nakakapanibago lang kasi syempre sa Pilipinas, sanay ka na nakikita mo na tao is mga Pinoy. Dito talagang iba-ibang lahi talaga yung makikita mo. So, siguro kailangan mo masanay lang yung mata mo na makikita ng ibang lahi. For now, yun lang muna yung ma-share ko na yun yung mga observation ko for 1 week na nandito ako sa Canada. Just in case na may katanungan kayo in the future or meron kayong gusto malaman, please let me know para subukan natin gumawa ng video for that. Okay? So for now, busing ko muna tong
donut ko and yung coffee. And let's see kung titigil na tong ulan. Then I'll see you in my next video. Bye.